Hello mga friend! Welcome back sa channel Ishang Lucas. Sa video natin ngayon, gagawa natin ang honest review. Itong Kitty Mist Feminine Spray na nakita ko sa Shopee. Kung gusto nyo malaman yung na-experience ko dito, please keep on watching. Ito po ay nabili ko sa isang trusted seller ko sa Shopee na si Carby Shop. Itong Feminine Mist Spray na to, meron siyang 60ml ng product at binibenta siya around 100 to 150 pesos. Kung natatandaan yung mga friend ng mga nakaraang video natin, ginawan ko ng review yung Feminine Mist Spray na nakita ko din sa Shopee. Carry On yung brand nun. And yung product na yun ay sobrang nagustuhan ko. Kaya naman nung nakita ko na meron pang isang local brand na gumagawa ng feminine spray, ay sinubukan ko ding bumili at gumamit. Sinasabi dito, all day freshness for women on the go. Kitty Mist is an all day freshness with cooling effect feminine spray that will nourish and soothe your intimate area. It maintains optimal pH balance of the vaginal flora naturally even during red days. It contains antibacterial and odor prevention technology that is perfect for your V. Directions: shake the bottle, spray the mist on your intimate area in short distance, 1 to 2 times, and wipe with tissue. Feel the all-day freshness and you are ready to go. Manufactured for Girl Boss Manila, Philippines, no harmful chemicals at safe daw ito for pregnant women. Nakasulat naman dito sa bottom ng kanyang bottle yung manufacturing and expiration date. Hindi ko sure mga friend kung FDA approved na ba tong product na to kasi wala naman ako nakita ang mga post galing sa seller at nag-search naman din ako sa Google that time kung aprobado na ba to ng FDA pero wala akong nakita. By this time na ginagawa ko tong review, kung sakali man na meron na kayong alam na information about FDA nitong product na to, paki-comment nyo naman po down below para makapag-shed tayo ng light dun sa mga makakapanood nitong reviews na to. So ngayon mga friend, pag-usapan na natin yung aking honest thoughts at kung ano ba yung na-experience ko dito sa feminine spray na to. Sa totoo lang mga friend, unang paggamit ko pa lang dito, inayawan ko na siya. Kasi sobrang hapdi niya down there. Para kang nagligo ng alcohol, parang hinugasan mo ng 100% alcohol yung iyong down there sa sobrang hapdi. Nas in ilang minuto ko talaga siyang iniinda, as in oras ata. Si sobrang hapdi niya talaga. Alam mo yung parang may sugat ka, tas nagbuhos ka ng alcohol. Ganun yung feeling niya. And pagka-spray ko nun, nagulat ako kasi sobrang bango niya. As in parang kang bumili ng cologne or perfume, matamis yung kanyang amoy, para talagang pabango. And syempre, para sa ating down there, sa totoo lang mga friend, hindi kailangan mangamoy flowers, mangamoy candy, or maging amoy rainbow yung iyong down there. Talagang meron niyang smell na natural na nailalabas, na hindi naman natin masasabi talagang amoy flower or mabango. Pero alam nyo mga friend, hindi natin yung mamamask sa paggamit ng sobrang mababangong product. Imbes yung mga sobrang mabangong product para sa ating down there ay nakakapag-cause pa ng infections. Bakit kamo? Kapag gumagamit tayo na masyadong fragrant na mga products, feminine spray, washes, or kung ano pa man dyan sa ating down there, nasisira yung mga good bacteria ng ating down there, nasisira yung kanyang pH, and kapag nasira yung pH ng ating down there, yan na, magiging mahina na siya laban sa mga infections, kaya mas madali tayong kinakapitan ng mga infections sa ating ibaba. At alam nyo ba, napakataliwas noon dito sa kanyang kiniklaim na it maintains optimal pH balance of the vaginal flora. Kasi nga, kung mabango yung mga product na to, hindi niya mame-maintain yung pH balance, imbes masisira niya pa. Tayo mga friend, kaya sa totoo lang, hindi na natin kailangan gumamit ng mga sabon na sobrang mababango para sa ating down there. Sa totoo lang, kahit water lang, makakaraos tayo dyan. Pero syempre, dahil tayong mga babae masyadong conscious, gumagamit tayo ng mga feminine wash. Ang ating vagina kasi, base dun sa aking mga naging research, meron yan parang sariling cleaning system. Kaya mapapansin nyo, diba mga friend, yung inyong underwear, mapapansin nyo dun sa may banda, kung saan yung ating organ, makita nyo medyo namumuti yung tela nun kasi
para siyang may mga bleaching agents kasi meron siyang sariling cleaning system. So, kahit hindi tayo gumamit ng mga sabon or water lang yung gamitin natin or mild soap, ay mapoprotektahan na tayo laban sa infection at mananatili yung, kumbaga, yung natural na amoy lang ng ating vagina. And isa pa yung inayawan ko dito, tulad nga nasabi ko sa inyo kanina, hapdi niya para talaga nabuburn yung aking down there. Hindi ako mapakali. Alam mo yung parang pati kaloob-looban ng aking V ay napasukan ng kung anumang chemical, ganun yung pakiramdam niya. At ako mga friend, mula nung una ko tong nagamit, ang tagal bago ko siya binigyan ng second chance. Binigyan ko siya ng second chance, lumipas pa yung ilang linggo. And ganun pa din, hindi ko pa din siya nagustuhan. Medyo na weirdan nga ako sa product na to kasi diba matagal siyang hindi nagamit. Napansin ko dito, para siyang nagki-crystallize, yung para siyang tawag dito, parang nag-aasin-asin yung mga product niya pag medyo nag-drip siya dito, tas nahangina, nag-aasin-asin siya. So, nag-worry ako kung ano bang ingredients yung nilagay dito. May nakasulat naman ditong ingredients, meron daw siyang yogurt na alam naman natin na maganda ang probiotics para malabanan tayo sa infection at saka dun sa ating health, sa ating organ. Meron daw siyang barbata extract, aloe vera extract, rose water, may mga parang scientific terms dito na nakasulat. Meron daw siyang guava extract, grapeseed oil. Pero sa tingin ko, yung ingredients na nakasulat dito ay hindi siya kumpleto. At kung ito ay na-test ng FDA, i-re-require nila na ilagay sa packaging pala yung kumpletong list ng kanyang ingredients. Kung tatanungin niyo ako mga friend kung marerecommend ko to base sa akin naging experience, hinding-hinding-hindi ko siya maire-recommend. At kung sakaling meron mang seller or may-ari ng kitimis na nanonood nito, sana po i-improve ninyo yung inyong product. Willing naman akong subukan siya ulit kasi proud ako may mga local products tayo na nagpo-formulate, gumagawa ng mga ganitong product. Kaya nga po ako nagre-review para maibigay yung aking mga thoughts at suggestion kung paano nyo po mai-improve at mas mapapaganda yung inyong produkto. So yun lang po yung aking honest review for this Kitty Mist Feminine Spray. Medyo nalulungkot ako kasi supportive talaga ako sa mga local brands. Yun nga lang, hindi ko talaga nagustuhan yung naging effect niya sa akin. And sana itong video na to nakatulong sa inyo. At kung ganun man, please leave a like. I-comment nyo din po down below kung nasubukan nyo na ba tong Kitty Mist, ano naging experience nyo sa kanya. Same ba tayo na naging experience or maganda yung naging experience nyo? I-comment nyo po yan down below para makatulong po sa mga makakapanood nitong aking review. And wag nyo na din pong kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click yung tiny bell button sa tabi nun para ma-notify po kayo every time na nag-upload ako. Yun lamang po, mag-iingat po kayong palagi. God bless you all and see you on my next one. Bye! Mwah!